Hello! Magandang umaga! Samahan nyo kami sa aming pag-travel ngayong araw sa... Ano ba lugar yun? Clearwater County. Summer, makikita mo may naagos dyan ang tubig yun, yung bukit na yun. May maagos dun eh, yung sinatutunaw na sababaw eh. Hello guys! Good morning! May wakit ng bundok. Oh, nasa summit na. Nandito kami sa Peyto Lake pero hindi na namin lalakarin kasi parang alayo. Pagod na kami! Nakakit na siya sa summit eh. Taas doon. Magero, akit ka sa summit. Mount Everest na yung taas niyan eh. Sipin niyo yung bundok ng yelo na yan. Oh. Yung mga in-snow dito. Careful ah. Baka magka-avalanche. After 2 hours ng biyahe namin from Calgary, nandito na tayo sa Peyto Lake. Saan ka oras pa papuntang? Peyto Lake po. Papuntang Abraham Lake. So ang target talaga ng trip na to ay yung Abraham Lake. Yung nagbabubble. Ang problema, hindi namin alam kung meron pa ba kami makikitang bubbles doon. So, sikat kasi yung lake na yon kapag winter time. Kasi yung doon sa ibabaw ng lake, makikita mo nagpo-form ng bubbles na galing sa methane gas na sinisingaw doon sa ilalim ng lake. Kaya sana makikita pa. Ang temperature dito sa Peyto ay... -11. Ha? Si Jero nasa tuktok oh. Ang ganda ng view. Kaso wala na pong signal dito kaya hindi kami makapag-live. Ayan oh, nasa likod namin yung ano. Bundok. May bundok. Johan, say hi. Hi. Ayan. Meron kaming natanong na bumibisita rin dito. So tinanong ko kung gaano kalayo mula dito sa parking lot hanggang viewing deck. Sabi niya mga 10 to 15 minutes daw. Kaya nagkaroon kami lakas na loob. Titingnan namin kung kakayanin. Medyo malamig pa rin pag matagal. Eh. Ah, nasa akin. Medyo malamig pa rin pag matagal ka sa labas, no? Oo. Malamig sa kalabas. Hello po. Hello to their vlog. Say hi to my vlog! Yon, may kasama ang Dilidili family. Featured din po sa Pinas. Philippines, they've been here for 4 years.
Pero naisipang mag-Canada. Ayan na ba? Parang magandang topic yan. Ano kaya akong ano? Kumapag-usapan natin mamaya yan, ano? Like yun eh. Mapag-usapan kaya natin yan. Bakit nga kaya mga teachers sa Pinas? Bakit napili ang Canada? Let's take a picture there. Ayaw ko nga. Para siyang like yung... Oo. Ibig sabihin, may daan siya. May daan. Parking to. Oh, yeah. Parking area siya. Kaso nga lang, masyado makapal ang snow. Yun yung topic ko sunod, no? Teachers sa Pinas, bakit pinili ang mag-Canada? Okay? Ito po ang ating interview. Magkakaiba nga din ang aming tenure natin sa ano, no? Uh-oh. Ang tagal natin sa DepEd. So ako, nasa 10 taon. Mami, ikaw pinaka-senior. Ako pinaka-matanda. Pinaka-matanda sa teaching. From private school, elementary hanggang high junior public high school, school, public school. Almost, ilang taon? 15 years. 10 years, 15 years. At Jorelly sa'yo, ilang taon ka? 1 year sa private, 4 years ta. 5 years. Public. So 5 years teacher sa Pinas. Lumubog siya. Ang lalim pala. Malalim siya. Ano na? Tara na! Basta tandaan nyo lang, tinanong ko kayo kung tutuloy tayo, ha? Walang sisihan, ha? Walang sisihan, ha? Hindi namin alam kung gaano talaga kalayo yung viewing day. Sabi, 10 to 15 minutes, sana nga malapit lang. Pero yung mga bata, mga bagets, ready sila. Oh. Game na game sila, kahit sobrang kapal ng snow dito, grabe. Sa Calgary ay spring na. Pero dito sa banda dito sa bundok, ang kapal-kapal pa ng yelo. Tignan nyo. Let's go, Pito Lake. Yon. Our vlogger for today. Our vlogger for today. Parang menu lang ah. Climb. Akyat. Aho, sige. Exciting. Pero ang ganda ng sikat ng araw. Pangarap namin mag-picture doon sa ano. Sa viewing deck mamaya. Ayan nga. Ayun. Nasa likod ng mga puno ang Rocky Mountains. Lulubog ka na naman. Lulubog ka! Mababuha ka na naman. Ayan na Dapat upuan to. Bench to eh. Pero sandalan na lang yung nakalutang sa snow. Sa kapal ng snow. Pag summer yan, nakaano yan. Oo. Lalim. Pero matigas na yung inaapakan namin. May nakasama kami mga kabayan din ayun. Makyat din. Footstep kaya ng ano to? Hindi po namin alam eh. Ang lalim! Ang lalim! Nalubog din ako! Teka! Ako! Napasok! Sabi ko na napakalalim yan eh. Kuya. Model? Kuya, hindi. Ha? Kuya, malapit na tayo. Iraiso, dalitin mo na yung ano. Uwit lang. Malapit lang naman pala. Labit lang pala. Sa totoo nga, hindi budol yung 10 minutes. 10 minutes kasi ang dami naming stopover, kadaldalan. Nahulog si Snow. Diretso 5 minutes lang eh. Na. Kaso ano kayo yung makikita natin kasi nga frozen pa siguro yun. Look at the bench. Uy! Konti lang snow dito kasi yung bench nakalutang yung upuan. Oh yeah, look at that! Wow! Ayun na! Wow! Amazing! Fato Lake guys! Please like and subscribe! That! Wow! Paradise! Magano tayo grouping ngayon yung ano? Oo, pa hiking. Ay, may mga naglalakad ko sa ilalim.
kasama yan sa vlog. Yes! Success yung aming mini hike. Malapit lang pala. Yay! So, minsan talaga sa buhay, kailangan mo hindi agad susuko eh, no? Ah! Para makita mo yung tamis ng ano eh. At matamis pag pinaghirapan. Yun. See you sa Abraham Lake. Mainit? Apo. Apo. Lesson learned. Kailangan pala isi-save mo yung offline map. Oh, kuya! Kasi, nakaset mo ito lahat eh. Nakita ko na kung saan ako magpa-park, saan ako titigil. Ang problema, pagdating dito sa lugar na to, wala pala internet. So, nawala lahat ng nakasave ko sa ano, sa Google Maps. Hindi namin alam kung ito nga talaga yung Bubbles Viewpoint. Saan namin makikita yung ano. So sana ito na nga ang Ice Bubbles Viewpoint. Makakita sana tayo ng hinahanap natin bubbles. Tara, hanap natin bubbles. Hirap maghanap ng bubbles. 300 kilometers na yung nilalakbay namin. Hindi, para lang makakita ng bubble. Ayun, ayun, ayun. Ayun, may spot doon. Ayun, oh. Kita mo yun. Nilinis yun. Ayun sila, nasa ano na sila mismo. Sa gilid na. Sipin niyo yan, lake. Yan ang Abraham Lake na pag winter, dapat may makikita tayong ice bubble. Kaso ngayon, eh, patapos na ang winter. Spring na pala nga. Wala na winter. Yan, hindi na talaga. Makakita pa tayo. Pero alam niyo ba na ang Abraham Lake ay hindi pala natural? It was man-made lake and created in 1972 with the construction of the Bighorn Dam. At kilala to dahil sa mga pagbubuo ng mga methane ice bubbles that are locked away in the lake's clear ice during the winter months. We're standing on the frozen lake! Scary! But we didn't see any bubbles! So, sinubukan namin na linisin at tanggalin yung snow sa ibabaw ng lake. At nakakita naman kami ng mga konti-konting ice bubbles pa din. Pero hindi na nga ganun kalinaw. Hindi naman namin in-expect na makakita pa kami ng sobrang linaw kasi sabi nga, hanggang until mid-February lang makikita ng best ang mga ito. At ganun talaga minsan. Pero ang importante naman the travel itself is worth more than the destination. So yun, nakakita naman ng konting bubbles. Tiny bubbles! Tiny bubbles! Ang tanong, sulit pa sa binyahe? Hindi. Pero yung biyahe ay masaya naman. Meron biyahe pa niya? Yung biyahe yung maganda doon. Kaya... Oh, yung view. And biyahe pa lang. Sulit na. Diba? We enjoy long drives. Oo. Diretso na namin ang Red Deer to. Kasi nakakatamad na bumalik. Nag-red deer tayo. Oh? Change driver naman. So, yun nga. Nangyari dito sa Abraham Lake. Naghahanap kami ng gas bubbles. Eh nakakita naman kami ng ilang piraso. So ngayon, change driver kami. Tapos, plano namin ay mag-red deer. Pero hindi namin alam kung tutuloy ba kami ng Edmonton or ano. Long drive ba? Talagang long drive kung long drive ba talaga, mami? Game ka ba? Yeah! O ikaw mag-drive pa Edmonton. Nakakatamad bumalik doon sa Pabanth. So diretsuhin na lang namin pa Red Deer para iba naman ang way. Explore kami ng bago. Parang manipis.
So dadaan kami ng Rocky Mountain House, nung Nordeg, tapos Red Deer. Pero mag-iisip pa kami kung kakaliwa ba o kakanan. Kanan pa uwi or Edmonton pa kaliwa. Anong oras na? 12:18. Parang busog tayo sa mga tanawin. Busog kami sa view pero gutom sa pagkain. Well, may baon kaming pansit pero hindi pa namin na babanatan. Mamaya siguro pag may maayos na table tayo at saka kainan. So yun, may internet na kami. Update! May internet na, hanap tayo ng makakainan. Yun, isang dahilan pa nga pala kaya hindi na kami masyadong nag-explore. Eh kasi hindi kami marunong sa ice. Ayan o, kagaya nyan. Yung gitna ng lake, lusaw na. Eh kung matungtungan namin yan, patay kami. Lagot kami. Ayan nga, so on the way papuntang palabas ng Red Deer, eh nadaanan namin itong maliit na town ng Rocky Mountain House. Narinig ko na to sa kasama ko sa trabaho, so nag-decide kami na kumain sa McDo ng pansit. Guys, nasa McDo kami ha. Nasa McDo. May maong pansit sa McDo. Ito ang malupit. May maong pansit sa McDo. Yeah guys, no? Kumain na kakain. Tapos na kaming kumain ng pansit sa McDo. Coffee! Pansit sa McDo! Oo, may bago silang meal. Pansit meal sa McDo. Dito sa may... dito lang yun sa ano? Sa Rocky Mountain House McDonald's. So, punta kayo dito. May pansit. Natatangi! So, ngayon ay... nag-iisip pa kami. So, naghahanap kami ng maikutan sa Red Deer naman. Okay, samahan nyo kami sa aming adventure! So pala dito yung nagpi-fishing sa lake, oh. May mga sasakyan sila. Tsaka mga kubo. Sa ibabaw ng lake yan nagpi-fishing. Yan na yung lalakaran natin dating saan. Diyan kami nag-camp doon. Jeron! Natulog kayo dito? Hindi, maghapon lang. Side trip muna! Silver Lake! Papunta kaming Red Deer, naisip ko Silver Lake. Saan mo na kaming Silver Lake. Pero frozen niya siya ngayon. Babalik kami dito summer. Nakapunta na kami dito kasi dati. Nag-boating kami. Maganda rin dito kasi shallow yung tubig niya kahit medyo malayo. Hindi delikado sa bata. Rock not on the water naman. Nung una kami nagpunta, hindi ko nakita itong upuan na to ah. Sa Silvan. Hello guys! Hi guys! Kumusta tayo dyan? Ito nga pala yung... limang oras na kami nagda-drive. Anim na. Guest of the day. Kanina pang gini-guest ka rin. 6 hours na kami nagda-drive. Hindi pa tayo tapos. Hello guys! We're on Silvan Lake. So what can you say about Silvan Lake? It's not a lake. It's Silvan. Pagka winter pala, ganyan siya. Ganyan pala siya. Mga RV na nasa gitna sasakyan, nag-fishing sila. Ayun, may sasakyan pa kamantar, oh. Hindi dumudulas yun. Dati yan, napapag-swimmingan lahat ng buong babong na yan. Pero kinikinis pala nito kapag winter kasi ginagawa nila pwede mag-ice skating tsaka mag-ice fishing doon. Lawak din itong lake na to. Yun! Nakasolo! Oo ah, mga baliyo! Sama na rin ako! Ay makaro, pangit dito mag ice skating. Next destination, Red Deer. Eh syempre, magte-thank you muna tayo sa lahat ng blessings natin na nare-receive at sa masayang travel. Kaya daan tayo ng St. Mary's Church. Tara,
Samahan nyo kami. Yeah. Let's go. Yes. And are you going there again? Jesus answered, Are there not 12 hours of daylight? Those who walk during the day do not stumble, because they see the light of this world. Sobrang bonus kasi naka-attend pa kami ng konti ng mass, kaya lang kailangan na namin umuwi ng Calgary. Kaya babay muna St. Mary's. Pero ang ganda ng church. Ang ganda ng church dito sa Red Deer. Malapit nang mag-end yung trip natin. So sobrang bonus kasi pagdating namin sa church, eh akala ko ano, may mass pa pala. So naka-attend pa kami ng konti. So daan na lang tayo ng Donut mill. Pangbaon. Pauwi ng Calgary. Hindi, ako yun. See you. We're gonna have our last stop here at Donut Mill Red Deer. Yan. So kanina nga, nasabi ko, bakit hindi natin pag-usapan yung journey ni Joyce at saka ni Juriel, no, sa pagpunta sa Canada. Eh since mahaba-haba pa yung biyahe, edi ito na yung tamang time, ito yung pinakamagandang time para pag-usapan natin. At dyan ko na nga tatapusin ang travel vlog na ito, at kaya abangan nyo naman ang susunod nating makabuluhang kwentuhan kasama ang ating dalawang international students na si Juriel at si Mami Joyce. Abangan nyo yan! Thank you for watching! Don't forget to hit like and subscribe!